Hello, since naputol ang ating video, sana wish me luck na maging negative ang ating swab test. Update na lang ako sa mga nagginagawa at kung paano ko ginawa yung pagbiyahe. Yun, 3 days kayo bago mag-flight nyo, maglagay na po kayo ng QR code sa PadLab pag hindi po kayo Philippine Airlines. Tsaka kung ako po sa inyo, kung kukuha kayong ticket sa gantong pandemic, kahit na mahal, hindi po masasayang yung pagod nyo. Kasi diba, ang daming Philippine Airlines na cancel, lalo na pag emergency. Mas maganda yung nagawa ko kasi yung iba yata naririnig ko. Pag Philippine Airlines or what, Cebu Pacific, laging kinakancel. At iwasan po natin bumili ng ticket na LCC. Kasi sa huli naman kayo rin ang mahihirapan. Diba, i-update nyo kung kailan okay yung biyahe, kung kailan ang ano. Mas maganda pang yung talagang hindi na, mabigat nga lang, kaso at least walang hassle sa aeroplano. Diba? Tapos maaga na lang kayo mag-check-in. Pag ganyan pong mag-uwi kayong gantong mahirap ang panahon gantong month, mas maagang 4 hours or 5 hours kayo mag-antay para hindi po kayo siksikan or makasabay kayo. Pero sa aking experience kasi, walang masyado sa biyahe ko. Kasi nung umalis ako, ang lakas ng ulan eh, di ba? Grabe, ang lakas ng hangin. Kaya, yun po, 7 days pa rin po ang quarantine. Then, dun pa lang sa airport, malalaman nyo na kung kailan kayo pupuntahan sa hotel. Then, kailangan po, i-connect nyo po ang PadLab dun sa email address nyo. Gagawa kayo email address or email address ng inyong cellphone, Gmail, kailangan meron po. Kasi dun kayo padadalan din ng sulat kung sakaling